Pangalawa ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia sa dami ng mga employer na nagre-require na mag-back to office na ang mga empleyado pagkatapos ng pandemic. Ang ilan sa mga ito, kanya-kanyang pakulo para mapabalik sa opisina ang kanilang mga tauhan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Work from home o sa office, anong pipiliin mo? Ngayong pinuporsige ng ilang mga kumpanya sa bansa na magbalik opisina ang kanilang mga empleyado matapos ang pandemic, baka raw pwedeng gawing ehemplo itong ginagawa ng isang IT company sa Antipolo City. May modernong conference room at training lab, 24/7 din ang cafeteria. Ito ang malupit. May indoor game room sila at karaoke room pa. We have 650 seats. We need to fill all 650 seats. So we expect to start hiring and sourcing sometime at the end of March. Kung profession mo ay digital technology at customer experience, hindi ka pa ba mag-aatubiling mag-apply dyan? And we have a great talent, great team that we have built and which serves our clients day in, day out. And we deliver well to our clients. Next month, formal na magbubukas tong delivery center bilang dagdag sa 5 pa nilang opisina at mahigit 3,000 Pilipino ng employed sa kanila. Base nga kasi sa survey ng tech giant na Cisco, halos kalahati ng Philippine companies ngayon ang nagre-require na sa mga empleyado nilang magbalik opisina. Bukod daw kasi sa mas produktibo, mas malinaw din daw ang komunikasyon. We are open in terms of what we want to do with the city, with our expansion plans. As of now, we have just picked up Antipolo. We want to make this work. Work from home or from office man, isa pa rin ang sigurado. Dapat may trabaho, lalo ngayon na ang mahal na mga bilihin. Mobile Journal event na rin kipuhatid ang mukha ng balita.